Anak, maraming salamat. Masasamahan mo ako sa doktor. Oo naman, Nay. Ikaw pa ba? Roger, ang lambot yung gulong nito. Pinabuhan ba ako pa? Bali, pasok ka kayo. Sige. Aba, saman yung dito. Thank you, Taino. Mami mo, kamusta na? Lalo na akong hinihigpitan. Mas mahirap na ngayon, Ino. Meron pala nagsabi sa akin na pakiramdam ko kailangan mong malaman. Ano yun? Si Sir Hernan. Siya yung pumatay sa papa ko. Since weekend ngayon, hindi ka talaga makakapag-bail. I know. I'm so sorry. For what, ma? Dahil kinamit kita, anak. Saka gustuhan kong makaganti sa mga pumatay sa papa mo. Masisisi mo ba ako? Nung pinatay nila ang papa mo, para na rin nila ako pinatay. Kinuha nila ang kaluluwa ko. Ang puso ko. Every day is like a torture. Mawawala lang ang sakit na yon kapag nawala sa landas ko ang mag-inang Eva at Rebecca na yon. Hindi magagawa ni Papa yun. Kilala ko si Papa. Nakilala mo rin si Papa, di ba? Hindi niya magagawa yun. Hinuin namin niya sa mama ko. Kaya sila nakita magkasama sa iisang lugar nung nangyaring trahedya. Pinagtatanggol niya si Mama nung nangyari yun, bago siya namatay. Kung kinasukan ni Mama si Mr. Bergen of her stated murder, ibig sabihin may kinalaman si Mama. Hindi natin alam. Hindi tayo sigurado. Kailangan natin hintayin yung magiging desisyon sa korte. Kailangan natin respetuhin kung ano magiging hatol. Makinig ka sa
kung magulo pa yung lahat. Pero mahal na mahal kita. Just like you, Ma. Every day is like a torture to me. That's why I wanted to end my life. To stop the pain. You know that it's not the answer, diba? It's all Inu's fault. He made me believe na may pakialam siya sa akin. Yun pala, that was his way para makuha sa akin lahat. And you're all that I have now, Ma. That's why I promise. From now on, no more Eva. I don't need her anymore. I'm glad you're coming to your senses, Anak. Hindi niyo ako naasahan to protect the family for the longest time. Yan yun ang gagawin ko ngayon. I will do everything for this family by any means. Thank you. Don't thank me yet. Hintayin mo yung unang regalo ko. That may be beneficial to your case. Stella, matagal kong pinaghandaan ang laban na ito. Buong buhay. At alam ko na ako na ang magwawala. Sayang naman. Napaka-unfortunate that we cannot just forget the past and move on. Di ba, Eva? Politikong-politikong ko talaga, Stella. Walang mangyayaring kapatawaran kung walang magaganap na justisya. Pwes na pwedeng kalimutan ang mga nangyari. Okay, if that's what you want. Pero pagkatapos, it's okay.
It's okay, it's okay. Mainit lang ang ulo ni Rebecca. Tara na, ma. Pumasok na tayo. Umamin si Hernan sa akin sa ginawa niyang pagpatay kay Rodrigo. Pero ang sabi niya, pinagsisisihan niya ito. Huwag ka maniwala sa kanya. Tapos biglang may dumating ng mga armadong lalaki. Gusto nila akong saktan. At ipinagtanggol ako ni Hernan. Marami sila. Masyado silang marami para sa amin. Kaya, nagtatatakbo ko. Pinatakbo ko ni Hernan. At si Hernan? Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Pero naniniwala ako na yung mga lalaking yun ang pumatay sa kanya. Pati na rin sa mga kasamahan mo. And then what happened? Inabutan ho ako ng isa sa mga lalaki. Masyado siyang malakas. Tinulak niya ako sa gilid ng kalsada at doon ako nahulog. At pagkatapos noon, nawalan ako ng malay. Nakilala mo ba ang lalaking yun? Hindi ho. Pero bago ko mawalan ng malay, narinig ko may tinawagan yung lalaki. Sino tinawagan niya? Si Lucia Simba. Ang nanay ni Stella. At ang sabi niya kay Lucia, sabihin daw nito kay Stella na nagawa na niya ang pinag-uutos nito. At nasaan ka noong mga panahon na yun? Nasa kulungan. Your Honor, I present this to you, Exhibit A. Yung mga dokumento na yan ay magpapatunay that my client was detained sa mga panahon na may tangkang pumatay kay Rebecca. Mrs. Cortez, ayon kay Ms. Young, tinawagan ka ni Governor Simbahon para sabihin sa'yo na nagawa na ng lalaki ang pinag-uutos mo. Is that true? Paano magiging totoo yun? First of all, wala naman akong cellphone sa loob ng selda. Paano ko makakausap ang mama ko? But you did make a call bago ka pumasok sa kulungan. Sino ang tinawagan mo? Tinawagan ko ang abogado ko. Only to find out na hinarang ng kampo ni Rebecca ang pag-bail ko. No further question, Your Honor. Walang hiya ka. Sinungaling ka! Order in the court! Ikaw ang sinungaling! Pinatay mo ang asawa ko! Huwag mong baliktarin ang ikaw ang nililitis dito. Aminin mo na ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang asawa mo. Order! Hoy! Tama na! Order in the court! Tama na ma! Napabagsak mo na ang pamilya namin! Ano pa bang gusto mo? Justisya! Iyon ang kailangan ko! I said order in the court! Ibabalik kita sa kulungan. Dahil alam ko, kakampi ko na ngayon ang batas! Kakampi ang batas? Paano? Kung sarili mong anak nga, hindi mo kakampi! Oo. Noong natutulog ka, patuloy pa rin minamahal ng anak mo ang anak ko. Dahil hindi siya naniniwala na may kasalanan kami sa pamilya mo. Magsiupo kayong lahat or I will charge you all of contempt. Ano?
Ma. Anong karapatan mong pahiyain ako sa harap ng mga kalaban ko? Hindi naman sa ganun. Nagkakasakit na kayo sa loob. Kailangan ko lang umahot sa inyo. Alam mo ba na dahil sa ginawa mo, ako pa ang lumalabas ng masama. Para kanino? Para kay Ino? Ma, hindi. Hindi ito tungkol kay Ino. Naniniwala ako na kailangan pa rin magbahay ni Stella, pero hindi natin kailangan umabot sa ganitong gulo. Ilang beses ko nang sinabi ko sa'yo, but I'll say it one more. Layuan mo ang Ino ko, Stella. Ma. Mamahal kita. Mahal na mahal kita. Nasasaktan ako na kailangan kong pumili dahil mahal ko rin si Ino. Kung hindi mo gagawin, ako mismo ang gagawa ng paraan para magkalit. From now on, walang Cortez na makakalapit kay Ino. Especially that Ino Cortez. Inside of heart. Ma! Ma, huwag naman. Pumasok na, dali nyo na sa loob. Ino! Ino! Come here! Nakakaya ka? Harap-harapan ka bumiligtad kay Mama? You teamed up with the family na naging dahilan kung bakit namatay si Papa? Wala akong ginagawang kasalanan at wala akong kinakampihan! Wala? Where are you going now? Kay Evan na naman? Layuan mo na siya, Ino. At sino ka para sabihin sa akin yan? Because of her, kaya nakagulo ang pamilya natin. Ha? Ngayon, may pakialam pa rin sa pamilya natin? Totoo ba yan? Upakitang tao ka na, katulad yung ginagawa mo noon. Dahil makasarili ka! What? Selfish? Oo! Mula noon hanggang ngayon, baka sarili ka. Sarili mo lang iniisip mo. Oh, talaga? Oh, tugon sa akin na! Additional witness, Your Honor. The defense calls Kathy Bermudez. Objection, Your Honor. Wala sa listahan ng witnesses si Kathy Bermudez. Your Honor, she is vital in this trial. Ipapakilala lang naman ng witness namin kung anong totoong katauhan ni Ms. Rebecca Young. Thank you.
Classy, wait. Bakit mo nagawa yun? I'm sorry. Yun lang? Hindi ka man lang mag-i-explain? That was 50 million, Kathy. Huwag mo na akong tanungin. At bakit hindi? Those millions were the reason why I turned my back on my family. At wala akong ibang sisihin, kundi ikaw, Kathy. Ikaw lang. Okay, look. Hindi lang ako yun, Ollie. I was forced to do it, okay? Inutusan lang ako. Sinong nag-utos sa'yo, Kathy? Rebecca Young. Paano tayo nalusutan ng Kathy Bermudez na I really don't know, Rebecca. Makita mo naman, wala siya sa listahan ng witnesses. Well, then, I want you to destroy her credibility. Do whatever it takes. I don't care. Okay. Ma? I'll go ahead. I'll see you later. Ma, ano to? Anong inuutos niyo kay attorney? Ibig sabihin ba nito, totoo yung mga sinasabi ng mga witnesses kanina? Na ginamit mo siya para itakbo yung pera ni Ollie. Oo. Totoo mga sinasabi ni Kathy. Binayaran ko siya para akitin si Oliver. I wanted to destroy him. Sinira nila ang pamilya natin. Gumaganti lang ako. Mama, walang kasalanan si Oliver. Bakit kailangan madami pa yung mga inosenteng tao? Bakit ako? Wala naman akong kasalanan na. Ang papa mo, ikaw. Ano bang kasalanan natin? Ganyan na ba talaga tayo ngayon? Para makuha ang justisya, kailangan maging kagaya ka na rin nila.